Sheila POV. Matapos kong may hatid si Hannah sa lobby ng kondominium, ay dumiretso na ako sa mansion, sa halip na bumalik muli sa penthouse ko. Habang nagmamaneho ako, ay tila ang sarap sa pakiramdam na wala na akong kalitan, ganito pala talaga ang pakiramdam na may kaibigan. Ang saya, ang saya-saya. Lalo na't alam ko na masaya na din siya kasama ang lalaking minamahal niya, at minamahal din siya. Ngunit, hindi ko alam kung bakit sa loob ng 23 taon, ay niminsan ay hindi sumagi sa isip ko kung sino ang tunay kong mga magulang. Sa tagal na din ng panahon, ay nabaon na sa limot ang lahat at ang pagkatao ko, at saka bakit hindi man lang sinabi sa akin ni na mommy ang tunay nilang mga pangalan, tuwing tinatanong ko naman, ay ang sagot lamang nila ay hayaan ko na lamang dahil sila na ang mga magulang ko. Hindi ko maari kung bakit bigla na lamang sa pagkakataong ito, nais kong makahingi ng tunay na kasagutan, may mga kapatid kaya ako. Buhay pa kaya ang mga magulang ko? Bakit nila ako pinaampun? At higit sa lahat, gusto ko silang makilala at makasama, kahit na nakaw na saglit lamang. Pakiramdam ko ay makukumpleto lamang ang pagkatao ko kung nagkaroon na ng mga sagot sa mga katanungan ko. Kung hindi ako masasagot ni mommy, I think I can ask daddy about it, or I can ask Manang Sena about this too. Siguro kaya sumama ang ugali ko, ay dahil na din sa mga katanungan ko sa buhay ko na hindi masagot-sagot. Kahit paminahal ako ni na mommy, ay parang hindi pa rin sapat upang punan ang pagkukulang sa pagkatao ko. Nang makarating ako sa gate ng mansion, ay automatikong bumukas ang gate, at binagtas ko na ang daan patungo sa parking area. Binati ako ng mga katulong nang pumasok ako sa mansion, initian ko lamang sila bilang tugon tulad ng dati. Sila na din kasi ang nagsilbing mga ate at kuya ko dito noong bata pa ako hanggang ngayon. Ate Rosa, nasaan si na mommy? Tanong ko. O ikaw pala iyan Sheila. Umalis si na madam at sir, buti naman ay napasyal ka dito sa mansion. Ang tagal mo nang hindi tumira dito, panay ang tuloy mo sa penthouse mo, ngumiti ako kay Ate Rosa. May itatanong sana ako kay daddy eh, sige hintayin ko na lang sila, sabi at napatango na lang siya. Siya pala, nagugutom ka ba? Ikukuha na lang kita ng makakain kay Manang Sena, tanong niya. Ako na lang po ang pupunta sa kusina, gusto ko din pong makita si Manang eh. Pagpre-presento ko, namimiss ko na kasi si Manang Sena, siya ang nagsilbing lola ko dito, siya na din ang nag-alaga sa akin noon sa Spain, maging ngayon na malaki na ako. Siguro nga saplada ako at moldita sa mga nakasalamuha ko noon, tulad ni Sammy alam ko naman na inis siya sa akin eh, pero kahit na saplada ako nagkakaintindihan naman kami, actually, he's also my friend. Nag-so sorry naman na ako sa kanya eh, hindi na ako harsh sa kanya. Bagong buhay, moldita man ako madalas, alam ng mga tao dito sa mansion na mabait din naman ako. Dumiretso agad ako sa kwarto ni na mommy at daddy, hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko't naisipan kong maghalungkat sa mga gamit nila. Baka sakaling, makakuha ako ng lead kung sino ang mga tunay kong mga magulang. Nagsimula akong maghalungkat sa drawer, malapit sa higaan ni na mommy. Nang wala akong mahagilap ay lumipat ako sa isang cabinet malapit sa pintuan, ngunit bigo pa rin akong makahanap ng kasagutan. Naglakad ako pabalik sa drawer na una kong binuksan, saka umupo sa malambot na kutsan. Napapikit ako ng mariin saka biglang tumayo, ngunit nagkamali ako ng pagtayo, na siyang dahilan upang matapilok ako't maputol ang takong ng sapatos ko. Napaupo ako at hinaplos bahagya ang binti ko, samantala, tumalsik naman sa ilalim ng kama ang takong, dali-dali ko itong kinapa, at hindi sinasadyang nahigip ng aking kamay ang isang metal na bagay. Sinilip ko ito't laking gulat ko nang makita kong mayroon pa palang drawer ang ilalim ng kama, gawa nga lamang ito sa metal, at natakpan nga lamang ng bedsheet, kaya naman di mo aakalaing may drawer pa ito. Dali-dali ko itong binuksan, at tumambad sa aking ang mga brown folders, at iba pang mga papeles sa loob nito. Inisa-isa ko itong inusisa, hanggang sa may nakita akong puting panyo, na may nakaburdang, Sela, sino si Sela? Isinilid ko agad ang panyo sa sling bag ko, at nagpatuloy sa paghahalungkat, hindi nagtagal nakita ko ang isang litrato ng babae na may kargang bata. And that child is none other than me. But the lady's eyes, nose and lips seem so familiar. Hindi ko maalala kung sino ang pamilyar na mukhang nakikita ko sa mga parte ng mukha niya.
I can't figure it out for now. Nakita ko ang isang puting envelope, na sa tingin ko ay isang sulat. Binasa ko ang nakasulat sa likod. Isa itong pangalan at isang address. Ta, Christy Acela Escalante, Bulacan, Philippines from, Nige Niuzip Ida, Barcelona, Spain. What? Anong kinalaman ni Daddy kay Cela Escalante? And who is she? Kunot noong sabi ko. Isinilid ko din ito sa sling bag ko, pati na ang larawan ng babaeng nakita ko. Malamang siya si Cela. Is she my mother? And what is her connection with my adopted parents? Or I can find her and I can ask her about my true identity. Nor if she's not my mother, maybe she knows who's my biological parents. Is Sheila here? Natigil ako sa paghahalungkat nang marinig ko ang boses ni Mommy mula sa ibaba. Dali-dali kong inayos ang mga papeles sa dating ayos, upang di pagtakahan na may gumalaw nito. Pinilit kong tumayo kahit napapulay-pulay ako, daladala ko ang sapatos ko na naputol ang takong, at hinubad ko na din ang isa ko pang sapatos, at dali-daling lumabas ng silid. Nagmadali akong pumasok sa kwarto ko, at kumuha ng damit sa wardrobe, at saka nagbihis sandali sa banyo. Umupo ako sa kama, at kumuha ng ointment at ipinahid sa paa kong medyo napuruhan sa pagkatapilok ko. Narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto ko, kaya napalingon ako sa gilid ko, kung saan isang metro ang layo sa aking ng pintuan, at tumambad sa akin ang walang emosyon na mukha ni Mommy. Anong nangyari sa paa mo? Nagulat pa ako ng kaunti, kaya't hindi ako agad nakasagot. Ah, natapilok po ako kanina Mommy, nang paakyat ako ng hagdan papunta dito, alibay ko. Okay, masakit ba? Huminga muna ako ng malalim, bago tumango kay Mommy. Akin na, she said, then she kneeled in front of me, then she started to rub my feet. Napapakagat labi na lang ako, tuwing natatamaan ni Mommy ang masasakit na part ng paa ko. How do you feel? Tanong ni Mommy at umupo sa tabi ko. Much better Mommy, tugon ko and she smiled at me. Mommy, tinatangka kong tanungin ang nalaman ko tungkol sa Cela Escalante na iyon. Kaso naalala ko baka mahalata niyang may ginawa akong hindi niya magugustuhan. Yes honey, tugon niya, who are my parents? Nabigla si Mommy sa tanong ko, at kunot noong tumingin sa akin. It's none of your business Sheila. Akala ko ba napag-usapan na natin, na huwag mo na silang hahanapin. Medyo inis na sabi ni Mommy. Magpahinga ka muna okay, ipapatawag na lang kita, kung maghahaponan na, sabi ni Mommy. At pakiramdam ko nagtampo siya sa ginawa ko. I'm sorry mom, I did not mean to offend you, sorry. Paliwanag ko. Ngunit pinagbagsakan lang niya ako ng pinto. I locked the door and I lay down fall to sleep. But, something is bothering me, the letter. But I'll try to read it when I woke up. Who's Cela Escalante? And where is this letter for? I'll continue to seek for the truth. I swear. Olive POV. What a bad liar Sheila. Sabi ko nang lumabas ako sa silid ni Sheila. Kinuha ko mula sa bulsa ng sling bag ko ang isang takong ng sapatos. Kaya naman ako pumunta sa kwarto niya, ay dahil nakita ko ang takong na ito, gusto ko lamang na makumpirma kung sa sapatos niya iyon, akala niya siguro na hindi ko napansin na nagalaw ang mga papeles sa kwarto namin ni Nigenio. Well, she started this mess, then I'll just continue mess up with her. She teased me once, and I'll tease her back again and again. You made a great decision Sheila. You decided to go against my rules, then I will grant what are you wishing for. Papalit-palit ako ng posisyon, ngunit bigo pa rin akong makatulog. Inihilamos ko sa mukha kong ang mga palad ko, at saka bumangon at umupo sa kama. Napadako ang tingin ko sa puting envelope na nasa tabi ko. Nag-aalinlangan ako kung bubuksan ko ba ito't babasahin. Napailing na lang ako at saka kinuha at sinimulang basahin ito. Barcelona, Spain, September 12, 2002. Mahal kong Cela. Ikapitong kaarawan ng ating anak, pinangalanan ko siyang Sheila. Pitong taon na rin ang lumipas nang lumisan ka't iniwan mo sa akin ang ating anak. Pasensya ka na, ngayon na lang akong muling magpadala ng telegrama sa iyo, batid kong alam natin pareho ang dahilan. Pinagsisihan ko na ang ginawa kong pangloloko sa asawa ko na si Olivia,
Ngunit hindi ko pinagsisihang pumatol ako sa kasambahay ko, hindi ko pinagsisisihang minahal kita, at ito ang bunga ng ating pagmamahalan. Pasensya na din, kung hindi kita matawagan sa telepono, alam mo namang, bantay sarado ako kay Olivia. Maging ang pagpasok ko sa opisina, ay siya ang nakabuntot sa akin. Galit na galit siya nang malaman niya ang relasyon natin. Napag-alaman ko na balak kanyang saktan at ang anak natin ng gabing kasi silang mo lamang kay Sheila, kaya naman dali-dali kong tinawagan ang koneksyon ko sa paliparan, at ng gabing ding iyon, ay lumipad ka patungong Pilipinas. Tinangka kong sumunod sa iyo, ngunit nalaman kong hawak ni Olivia ang anak natin, at pinagbantaan niya akong sasaktan ang anak natin, pinapapili niya ako kung ako ay mamumuhay kasama ka, ngunit sasaktan niya ang anak natin, o mamuhay kasama siya at ng anak natin. At aariin niyang parang tunay niyang anak, at kakalimutan niyang pumatol ako sa kasambahay. Pinalabas naming inampun namin ang ating anak, kahit nalabag sa kalooban ko. Kaya wala akong nagawa, kundi piliin ang buhay kasama siya at ng anak natin. Maski noon pa man, ay wala akong amor o pagmamahal kay Olivia. Napilitan lamang akong pakasal sa kanya, dahil sa huling hiling ng aking papa noong pumanaw. Simula noong tayo kabataan pa lamang sa Pilipinas, sa aming Hacienda de Pineda sa San Lorenzo ay minahal na kita. Noong nakita kitang namasukan sa aming mansion, ay tunay na nabihag mo ang aking puso. Magpahanggang tumira kami sa Espanya at pinadala ka ni Mama, upang pagsilbihan ang pamilya ko dito sa Espanya, ay hindi kumupas ang pagmamahalan natin. Kung makararating man itong sulat ko sa iyo, ay nais kong malaman mo na mahal kita. At nasa maayos na pangangalaga at kalagayan ang anak natin. Batid kong isang araw sa ibang panahon, ay makakasama tayong muli. At patuloy na bubuuan ang pamilyang saglit na sinira ng tadhana. Mahal kong Sela, sana'y maayos ang iyong kalagayan kasama ang isang bulakan niyo at iyong kababata na si Martin. Alam kong bumuo na kayo ng panibagong pamilya, at nais kong malaman mong masaya ako para sa iyo. Salamat sa pag-ibig na inalay mo sa akin, at sa isang supling na iniwan mo sa akin. Lubos na nagmamahal, Nige ni Josep Ida, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha ko habang binabasa ang sulat ni Daddy kay Sela. Siya nga ang tunay kong ina, at si Daddy ang tunay ko talagang ama. Nagkaroon sila ng relasyon ng isa nilang kasambahay noong kabataan niya, at hanggang sa naging mag-asawa sila ni Mommy Olive. And she even planned to hurt me. How could she? Nakaya niya bitawan ang mga bantang iyon. I should be more careful when I am with her, and I should be more tactless. And I should have a background check about Sela Escalante Gaviola and Martin Trinidad Gaviola. I took a deep breath and unopened my phone. Then, I opened my Facebook account to calm down. And a picture flashed at the screen at my phone, while scrolling the newsfeed. Oh my God! This can't be. Hindi ko mapigil ang malakasan ng boses sa larawan na nakita ko sa newsfeed. It was profile picture, and guess what? She's the person who looks like Sela Escalante Gaviola. Is it possible that she has connection with Mrs. Sela and Mr. Martin? Is it possible that she's my half-sister? Hindi makakandamayaw ang aking puso, so I dialed Sammy's number, and I asked him to meet me at coffee shop near, at my penthouse, this 4 p.m. I'll just have to ask him to have a background check about Hannah, Sela and Martin. And a DNA test for me and Hannah. Well, Sammy is my best friend and stylist, right? But he's also a first-class detective and a part-time private investigator. And I think he can help me about this. Is it really possible?